nyo, wala na, no. Sorry, pahinga lang last week, although sinabi ko naman. But welcome back to the gig vlog slash gig review. Papalitan ko na yung pangalan. Yeah, ilang beses ko na sinabi pero matutuloy naman talaga. Let's get to it. So, sinulat ko na nga eh. Notes ko na naman. Yes, it's a thing. Pinapakita ko yung notes on the vlog. Question from last week, what's your favorite gig venue? So yung mga sagot, may mga nagsabi, sa Giho a couple of times, 19 East, 2020. Mostly because it's closer to the South for you South people. And the sound. I've been to sa Giho, I've been to 19 East. I have not been to 2020. 19 East, maganda talaga yung sound. Kasi narinig mo yung mali, kung nagkamali yung banda, rinig mo. May nagsabi rin ng 70s Bistro kasi madaling puntahan, especially for your friends pag kailangan ng meetup. Good food and may old school vibe. I've been there a couple of times, especially last year. And yes, I agree. But for me, medyo hirap akong mag-shoot kasi nga, maliit yung area. If you have, mahirap i-describe, maybe next time. Pero karamihan sa mga nagsabi, I think karamihan kasi ng audience, said Moe's. Why? Because Moe's is... Doon ako nakatira, doon sa likod, and then joke lang. Because of the cheap beer, 50 pesos yung pale, tsaka yung light nila. Although hindi na ako umiinom, pero ang laki nun difference niya. I mean, sa Sagiho, 100 pesos, I think. Plus yung crowd. Well, for me, gusto ko yung most kasi yung bands doon, at least yung mga tumutugtog are mostly up-and-comers. Minsan may makikita kayong mga medyo sikat na, but mostly doon ako nakakita talaga ng mga yung fresh bands, different genres, different sounds. Ang ganda talaga. Because 70s Bistro and Route 196, yung bands nila doon cater to specific crowds and may specific genres and age groups and levels of, I guess, popularity? I mean, baka barilin nyo ako dito. But hindi, gets nyo na. I think gets nyo na yun. I like most because of the crowd. Mas at home ako doon. I think karamihan kasi ng mga friends ko doon, na-meet ko na doon. I mean, my music and gig friends na-meet ko na doon. So it's very, very home. Pag nandun ako, there's most likely may isang taong kilala doon. So masaya. Plus, in terms of vicinity, mas malapit siya sa bahay ko. Siyempre, mas madali eh. Parang isang trike. Kaya isang trike punta sa bahay. Although usually, nagta-taxi na lang kasi dangerous as well. Anyway, only 2 gigs last week. 2 lang. Yung binawi ko na, nag-3 na ako isang beses. 2 na lang muna, please. Kailangan magpahinga. So first off was the send-off gig at Route 196. It was the farewell gig for Marisha Moore and her husband kasi punta na silang States. So for Boldstar and Blast Ople, I think it was the, her other band, mga baka next year mo na uli makita. Or kung kailan na sila bumalik. Route 196, I think first time na itong ma-feature dito. For those of you who don't know, Route 196 is close to, on the side going to Ateneo of C5. Pag umabot ka dun sa Blue Ridge, hindi ko maalala kung A or B, may kita mo may sign dun sa taas, on the right side. Route 196. Yun na yun. Medyo maaga, may paputok. I'm sorry kung narinig niyo yun. Medyo mahirap lang mag-park. But hey, okay naman. So, standouts for that gig. Itchyworms, first time ko silang mapanood. And grabe ang entertaining ng set nila. Not because yung... hirap na pala. Paano ko ito gagawin sa December? Entertaining yung set nila. Not because of the songs. But yes, because of the songs. But... mostly because yung in-between, ang daming jokes and very parang warm yung crowd. Warm sila sa crowd kasi friends yun eh, it's a farewell gig. And mostly yung set nila were requested by Marisha Moore herself. And also, yung napansin ko lang, Tanya Marco was also there. Grabe sila mag-draw ng crowd next to Itchyworms. Pero may specific crowd na draw ang Tanya Markova. I think because free yung entrance, I mean comparing it to yung gig ni Nestor, na may entrance nga, mas marami nga nung last week. Tapos humirit na nga, I think medyo aware naman yung band eh, kasi hinirit na lang nila na kung may bayad yan, hindi naman kayo pupunta eh. And lastly, of course, Boldstar. Yung set nila talagang yung masaya. At ang napansin ko doon yung crowd, nakita ko yung age difference, or at least energy difference, compared to nung Stay Useless nila na gig. Kasi at least sa Stay Useless, start pa lang mosh kagad. Yung sa Route, fun naman, at least humihirit sila. And Echo Singson puts the bold in Boldstar. Bumigay na rin siya sa Echo Hubad chant. I think may pics online. May pics rin sa page ko. Pero ayoko na post dito. And also shout out to Doc Randy and Covert. Thank you. Thank you sa pizza and Coke. Second gig of last week was the Phantasms album launch. Ito naman yung North.
alam ko na kinover ko naman at nakuwento ko dito yung ano, yung sa south nila, yung sa route sa na-cover ko at na-mention ko dito yung sa 19 East. Ito naman yung sa North. So this was at Tomato Cake or in the area of Tomas Moroto. It's right across Il Terrazzo and it's on the third floor nung building na yun across. And kung first time mo dun, okay naman. Maganda yung area. May two areas siya. Two specific areas. Meron silang outside area and yung inside, yung dun sa venue na itself kung saan tumutugtog yung band. I think interesting dun kasi naririnig mo yung band dun sa outside area. Not because kasi malakas tumugtog, but may speakers talaga. And I think yung interesting dun is, na-mention to eh, ni Romel of Furiosa, one of the producers of the gig, na mahirap kang magpabayad sa mga tao sa Tomato Cake because technically, pwede ka naman makinig for free. Pupwesto ka lang sa labas ng maage. Basta may table ka doon. Or kahit hindi, tumambay ka lang doon. So, yung sigan, malapit sa CR. Pre-entrance lang agad. Naririnig mo naman eh. I mean, wala ka doon sa loob to experience yung performance ng band. But it's still a gig. Na-experience mo pa rin. Kaya siguro, ginawa nilang free yung entrance. Para at least enjoy ka na lang, di ba? So, standouts for that gig. Public places. Yung bagong banda ng Rubio Brothers. Sina Tobit and Apa. Tinanong ko ano genre nila, indie pop. And one of the influences na sinabi nila was real estate. Na nag-cover din sila ng kanta. Pero ang ganda, I mean, paano ko i-explain? I will leave a link and if you haven't watched yet, just watch. Just watch it and listen. Ang ganda. Ang ganda. And I wish na record ko siguro yung buong... And I wish na-record ko siguro yung buong set nila. And last, The Strange Creatures. Congratulations again on the album. Pinapahinggan ko siya. Well, mostly yung mga bagong kanta kasi ilang beses ko sila napanood. Pero ang masaya dun sa set nila, kasi lasing si John, si Tobit daw lasing din, at si Tan lasing din. So talagang, it wasn't the best set, but it was a really fun set to watch. Si John muntik na natumba dun sa pedal board niya. Nakatapon din siya ng tubig. Si Tan naman, off-key yung moonstruck niya. Tumatawa na lang kami dun sa gilid kasi alam naming off-key at rinig mo na off-key. Plus muntik na yun natumba yung amp ni Romel. Plus muntik na sila nag-cover ng Guns N' Roses. Kasi nangyari yan Saturday tapos Sunday was Guns N' Roses. Kinover nila yung intro ng Sweet Child of Mine. Ako nga, tatapusin nila eh. It was a fun vibe. Hindi naman siya parang sabog na lasing, but lasing na parang kwentong kaibigan. Ganun. And for merchandise nun, pinakita ko na dati yung album ng The Strange Creatures. But on that same night, binenta din ni Megumi yung album niya. This one, sorry, it's so bright. It's a mini CD. Here's the back. Kung makita mo, it's not focusing. And here's the inside. If you want a copy, just get one, message Megumi, go to her gigs or to the Strange Creatures gigs. Okay, for question of the week. Ang hindi ko nasabi, both gigs were free. Punta ka lang dun. You have nothing to lose pag pumunta ka dun. So both gigs. At maganda yung lineup at masaya naman. So for you, anong mas gusto mo? Free entrance or paid entrance? At bakit? May pros and cons yung free, pero mas gusto kong paid. Pero sasabihin ko na lang next week. Cliffhanger. For the outro song, it's Three Lefts, One Right by Public Places. Please, prods, listen to this song. Book them. Wala pa silang Facebook. Pag may nahanap ko yung Public Places on Facebook, hindi sila yun. Pero meron silang Instagram. Yeah. Meron silang Instagram. Find them. Book them. Please. Masaya. Masaya. Masaya sila. And anyway, that's it for the gig vlog. That's it for the gig vlog. The gig review. And, ewan ko, this week, isang gig lang yung bala kong putahan. Kasi, Friday, Saturday, team building ko for work. So, tingnan natin. At bala ko paayos yung laptop ko eh. So, I don't know how that's gonna work. Anyway, sige. I'll see you guys at the next game.